ang daming nangyayari ngayon sa news. O, nandyan yung Pogo, nandyan yung West Philippine Sea, nandyan yung kay Kibuloy. O, pero lahat ito guys eh, tila ba konektado lahat? Lahat po ito maari nyong ikonekta doon po sa hidwaan na nangyayari ngayon between the Philippines and China. Of course, nandyan din yung US na kaalyado po ng Pilipinas at talagang binabakapan po tayo. Dahil po itong China, obvious naman na talagang gusto tayong kontrolin, gusto makialam sa lahat ng bagay, gusto tayong impluensyahan, gusto tayong diktahan, at gustong sakupin yung ilang mga teritoryo po natin. At syempre, itong si PBBM ay matapang na hinaharangan, matapang na dinedefend yung ating bansa. At tingnan nyo naman, we are standing up doon po sa bully. Nakikita nyo kung gaano katapang si PBBM. Pero in my opinion, hindi po niya magagawa yan effectively kung hindi po dahil sa tulong ng Amerika. And dahil po sa trabahong ginagawa ngayon ni Ambassador Babe Romualdez. Okay? So, ito po si Ambassador Babe Romualdez. Yan po yung ambassador ng Pilipinas sa US since panahon ni Pangulong Duterte. Pero he has been very pivotal in yung pong policy shift ng ating gobyerno. Kasi naalala nyo nung panahon ni Digong, di ba? Talagang gusto niya, doon tayo sa China. Pero wala namang na-deliver sa atin. Puro pangako lang, wala namang naibigay. Unlike dito ngayon, sa ating pag-pivot sa Amerika, tingnan nyo naman po kung paano tratuhin ng Amerika itong si PBBM pag pumupunta doon. Parang rockstar, di ba? At ang daming mga suporta na binibigay po sa atin, and ang daming mga tulong at mga kumbaga sila yung ano eh kumbaga yung nasasandalan ng ating bansa at ni PBBM para po sa aggression nitong China at sa mga galamay nila. So yung nangyayaring gulo ngayon, konektado po yan eh. Kumbaga pag dugtungin nyo yung mga dots, makikita nyo this is all about the China, Philippines and US conflict. Naka-related po dyan. Speaking of Ambassador Romualdez, dahil po sa kanya, nasa may pinakamataas na level ang alyansa ng Pilipinas at US ngayon. Kahit sinong manalo sa presidential elections ng Amerika, kahit sino pong manalo dyan, solid yung foundation ng Philippines at ng US dahil po nabuo yan through the hard work of Ambassador Babe Romualdez at yung mga tao natin sa gobyerno, sa DFA at sa lahat sila dyan at sa mga embassies natin. So ito pong si Ambassador Romualdez kamakailan patunay po ay nakatanggap ng malaking honor. Okay? Ito. Siya ay ginawa ng US Marine Corps o USMC sa Washington para sa bansang Pilipinas. Ito ang pagtaas ng Philippine flag sa USMC Evening Parade. So napakalaking honor po niyan. Yung ating flag ay tinaas doon po sa kanilang evening parade diyan po sa USMC. Andon si Ambassador Babe Romualdez para saksihan ang once in a lifetime na parangal sa Pilipinas ng pinakamabagsik na. Of course, number one pa rin po sa mundo ang puwersa ng Amerika, yung kanilang mga sundalo. Tayo po ang kauna-unahang bansa na pinarangalan ng ganito ng USMC mula 1957, panahon po na, di ba, kakaano lang mga gera-gera ng mga panahon na yan. So ngayon na lang po, nag-honor yung USMC ng ganyan o yung United States Marine Corps na ng ganyang parangal at sa Pilipinas po nila ginawad. At syempre, yan po ay largely through the efforts of President Marcos and Ambassador Babe Romualdez. So napakahusay. Malamang hindi magiging ganyan katindi yung pong samahan po nung dalawang bansa. Kung hindi dun sa mga efforts, of course, ni Ambassador Babe. And syempre, sa wise leadership din ni PBBM. And of course, masalamatan din natin si President Joe Biden at si Vice President Kamala Harris na talagang yung sa kanilang commitment sa Pilipinas ay standing firm sa pagsuporta sa atin. Isama mo na yung kanilang Secretary of Defense, Secretary of State na madalas pumupunta dito sa Pilipinas, madalas makipag-meeting din sa atin at ini-ensure tayo na yung ating alliance is very strong and will be strong for the next for the foreseeable future. Bukod pa dyan, isa pa yung tulong na nabigay nila yung
under dito kay Ambassador Babe. Okay, nailakad nila a $500 million commitment in foreign military financing mula sa 2024 Indo-Pacific Security Supplemental Appropriations Act ng US government mismo. Okay, so yan po naisulong po diyan sa Amerika sa kanilang mga mambabatas diyan, at yan po ay malapit ng maramdaman ng ating military. Kaya naman po kahit anong panghihimasok ng China, talagang yung mga military natin, mapansin nyo, talagang mas may yung kanilang damdamin mas malapit sa US, kasi alam nila na yung US tinutulungan tayo, na yung US nililigawan tayo, binibigyan tayo ng mga kailangan natin, di ba? Unlike dun sa kabila na binabasa tayo ng water cannon at minamaliit tayo at kinakawawa tayo parati. So kaya hirap na hirap yung Duterte admin na nabaguhin yung damdamin ng ating military, dahil alam nila na nasa best interest natin itong ginagawa ni Ambassador Babe Romualdez at ni PBBM. So hindi man madalas banggitin si Ambassador Babe, he is the one behind this. Siya yung working towards that, at talagang sinisiraan lang ng mga DDS talaga itong mga Romualdez, itong mga dahil sila yung dahil hindi nila matibag. Okay, tapos ngayon sila yung pinag-iinitan, sinisisi nila yung mga Romualdez. Pero ito po, walang question po doon po sa ginagawang trabaho ni Ambassador Babe Romualdez, yung pong napakagandang relasyon ngayon ng Amerika at ng Pilipinas. Nangyayari po lahat yan behind the scenes, pero yung epekto po pagdating sa investments, pagdating sa defense, pagdating sa technology, pagdating sa mga shared yung mga share na pagdating po sa tulong pinansyal, sa aid, pagdating po sa lahat po ng suporta na kailangan po natin, yan po ang na-deliver ng ating partnership with the US. Of course may ano pa din, kumbaga there's still room for growth. Mas marami pa tayong gustong makuha para sa ating bansa, pero magandang simula po ito. And hopefully maganda yung foundation na magawa at magtuloy-tuloy po kung sino man ang magiging presidente natin sa mga susunod na mga taon after kay PBBM. Sana po may pagpatuloy itong nasimulan ni Ambassador Babe Romualdez na alliance at yung partnership with the US. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.